Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salusalo sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat-mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kanyang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David, nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod.
Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo na lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito
ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alaala, makararating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Buhay ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno, mga kapatid. Siya'y muling nabuhay. Siya'y kapiling natin. Siya'y kasama natin. Yan, mga kapatid, ang ninanais na ipaalala sa atin sa ating mga pagbasa sa mga panahong ito. Ngunit, kapag ang ating mga puso ay puno ng garbo at hindi kayang magpakumbaba, hindi natin madama ang presensya ng ating mahal na Poong muling nabuhay. Mga kapatid, tayo ay Lunes sa Oktaba ng muling pagkabuhay at narinig natin sa ating Ebanghelyo kung paano na pagdating nila Maria Magdalena at isa pang Maria sa libingan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno, nakita nilang naalis na ang malaking batong nakatabo nito. At sa batong ito, may nakaupong isang anghel na nagbalita sa kanila na wala na doon ang ating mahal na Poon. Pero sa pangyayaring yun, hindi lang sina Maria Magdalena at yung isa pang Maria ang naging saksi, mga kapatid. Nandoon din ang mga sundalong nakabantay sa libingan ng ating mahal na Poon. Magandang tingnan natin, mga kapatid, ang ginawa ni na Maria Magdalena at ang mga sundalong nakabantay. Pagkakita ng mga sundalo sa anghel, sila ay nanigas sa takot. At pagkatapos, ano ang kanilang ginawa, mga kapatid? Sila ay tumakbo papunta sa mga taong nagpapatay, sa mga taong pumatay sa ating mahal na Poon. At ano ang nangyari? Nagsumbong sila. Sabi ng mga punong saserdote, mga kapatid, ang kanilang utos sa mga sundalo, magkalat kayo ng fake news na kinuha ng mga tagasunod ni Jesus ang kaniyang patay na katawan at sila ay binayaran ng malaki, mga kapatid. Napakalaking negosyo itong pagpapakalat ng fake news, mga kapatid, kahit paman noon sa panahon ni Jesus. Pero bakit may ganoon, mga kapatid? Bakit may mga pumapayag na maging daluyan ng kasinungalingan? At alam naman nila na ang kasinungalingan nila ay pupwedeng magpapahamak sa isang tao, nasirain ang buhay ng isang tao, kahit na ito ay walang katotohanan, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, may mga taong takot talaga sa katotohanan. Kasi, mga kapatid, takot sila na baka kung lalabas ang katotohanan, mawawala na sa kanila ang mga pribilehiyong kanilang ini-enjoy, mga kapatid. Sobrang in-enjoy na ayaw na nila itong bitawan. Sobrang nag-enjoy sa makamundong mga bagay. Hindi na sila natakot sa Diyos. Hindi man lang sumagi sa isipan nitong mga punong saserdote na baka nga
totoo na si Jesus ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos Ama, na galing sa Diyos Ama. Garbo, pagmamalaki, kayabangan, hindi kami nagkamali, hindi kami pwedeng magkamali. Matagal na kaming nag-aral nito, hindi pwedeng mas marunong pa sa amin ang mga walang pinag-aralang karpintero at mangingisda. Kaya itong mga nagpapatay sa ating mahal na Poon, mga kapatid, dinagdagan pa nila ang kanilang kasalanan. Bakit? Kasi takot sila na maalis ang kanilang impluwensya, mawala ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Bakit? Kasi takot sila, mga kapatid, saan na sila pupulutin? Survival mode sila, mga kapatid. Wala silang takot sa Diyos. Masyado silang mapagmataas. Kaya ang kanilang mga puso ay naging matigas. Hindi kayang magsisi, hindi kayang umamin sa pagkakamali, hindi kayang pasukin ng pagmamahal ng Diyos. Kapag hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi natin matanggap ang ating pagkakamali, hindi natin masilayan ang muling nabuhay nating mahal na Poon, at hindi natin maranasan ang umaapaw na pagmamahal ng Diyos para sa atin. At bakit ganoon, mga kapatid? Bakit may mga taong pumapayag na gamitin sila para magpakalat ng fake news? Kung itong mga sundalo ay nakakita na mismo, nasaksihan nila, mga kapatid, ang isang kababalaghan, bakit sila pumayag? Bakit hinayaan nilang gamitin sila para magpakalat ng kasinungalingan ng fake news, mga kapatid? Greed, mga kapatid. Katakawan, pera-pera lang. Puno ng katakawan at kasakiman ang kanilang puso, at dahil dito, hindi kayang pumasok ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang puso. Puno na kasi ito. Wala silang pagmamahal. Hindi nila naranasan ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Kaya itong mga sundalo, natakot man sila, mga kapatid, pero dahil wala naman silang pagmamahal para sa ating mahal na Poon, wala silang pake. Kahit na nakita na nila mismo, naranasan nila mismo kung ano ang katotohanan, mga kapatid. Sa kabilang banda ay sila Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Sa kanilang sobrang pagmamahal para sa ating mahal na Poon, sila ay ginabayan ng isang anghel kung ano ang kanilang dapat gawin. Huwag kayong matakot, sabi ng anghel. Ipamalita niyo sa inyong mga kapatid na magkikita sila ni Jesus sa Galilea. Dali, sabi ng anghel, magmadali kayo. Dahil sa pagmamahal, mga kapatid, at dahil sa kanilang pagiging masunurin, nagpakita pa sa kanila ang ating mahal na Poon mismo. Pinalakas niya ang kanilang pananampalataya sa pamagitan ng isang pagtatagpo na nagbigay sa kanila ng karanasan ng pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos para sa kanila at sa kanyang mga tagasunod. The excitement to tell the good news, mga kapatid, ang totoong balitang nakaangkla sa katotohanan ay may kapangyarihan, mga kapatid. At ang kapangyarihang ito ang magbigay lakas na tupdin ang misyon na may kagalakan. Ang misyon na ipamalita na totoo nga, totoong nabuhay muli ang ating mahal na Poon, at kami mismo ang nakaranas
sa kanyang pagiging buhay. Nakita namin siya, nakausap namin siya, nahawakan namin siya, nayakap namin siya. Totoo, totoong balita mga kapatid, laban sa fake news. Sa panahon natin ngayon, nakalat ang fake news, na fake news ay nagmumukha ng totoo mga kapatid. Paano mo ba ipapamalita ang totoong pagkabuhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno? Na siya ay buhay, na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay kasama natin. Hari nawa mga kapatid, na sa ating karanasan ng muling pagkabuhay ng ating mahal na poon at sa ating pagpapanibagong buhay dahil sa karanasang ito, sa karanasan ng pagmamahal, hari nawa, hindi tayo matatakot na ipamalita na ang ating mahal na poon ay buhay. Hindi niya tayo iniwan at siya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas, ng gabay, ng tulong para ating totoong maisabuhay, totoong maranasan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ipagdasal natin mga kapatid na tayo ay magkaroon ng isang pusong mapagkumbaba, isang puso na puno ng pagmamahal ng ating tunay na maranasan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Hari nawa. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nanagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos na nanagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan, ay lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nanagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupalad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos na nanagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama si Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo.
Hinihiling namin dito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo, sa lawsan na
niluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panginoon na banal at sa lupa ay manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangako kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Announcement, ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, sa ganap na ika-anim ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo po tayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesu Kristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya,
at binyag. Kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Tanak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sereno, sinasamba ka namin, inibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sa isa't isa.